Hello ako nga pala servers guys. So guys, yun, panibagong video na naman. At tong video natin ngayon is about sa thread ni NFetero. Okay, follow nyo siya sa Twitter, no? So tungkol ito sa rewards ng Axie Origin. So kung interesado kayo malaman, tumutok na kayo. Pero bago yan, syempre, please subscribe to our YouTube channel. Don't forget to like this video para makuha kayo ng mga whitelisting. Kasi meron tayo, kung mapapansin nyo, diba, meron tayo Rooster Wars and Ogami Conquest yan sa baba. So we will be looking for scholars for those scholars sa mga games na yan. So mas maigi na nakasubscribe kaya nakatutok lagi sa mga videos natin. And kung gusto mong mag-copy trade, syempre, gamitin nyo na yung code natin sa BitGet. Guys, grabe, ang ganda ng mga feedback ng tao dyan sa BitGet, no? Maraming nag-PPM sa akin, Coach Rev, paano ba mag-copy trade? Coach Rev, tawag doon, ang ganda ng mga wins ko sa copy trading. So yeah. Pero guys, anata financial advice, kailangan piliin nyo pa rin yung mga ika-copy trade ninyo. Okay? Pero kung gusto niyo ng rewards, guys, kung gusto niyo ng mataas ang rewards, no, na makukuha, gamitin nyo yung referral code ko. Okay? And then try nyo yung copy trading. Kung may extra money lang. Again, anata financial advice. So yeah, let's start. By the way, thank you God sa panibagong buhay. Ayan. And then, yeah, basahin na natin to. Medyo mahaba-haba tong trade na to. And ayan yung mga rooster namin. Shoutout sa Rooster Wars. So yan na nga. With Axie Infinity Origin Season 1 approaching, I think we have a golden opportunity to change the season rewards and how they are structured. So I've decided to create a proposal with the aim of attracting new players and incentivizing the hard workers. Ngayon, di ba kahapon, nagkaroon tayo ng thread, no? About sa hindi patas yung tawag dun, yung nagiging distribution ng reward. So this time around, mayroong proposal dito si NFetero. Follow nyo siya. Okay, then babasahin natin yun. So yan nga, Origin Season 1 Rewards. Ayan. So as usual, if you are a Spanish speaker, I just uploaded a video in my channel with all the details about this proposal. So panoorin nyo na lang yung kanyang video. Pero this time around, these are the rewards we had in the last season of Classic. Roughly 130,000 AXS with 500 AXS for the winner. In my honest opinion, the current distribution of rewards has several issues that can be addressed, and the transition from Classic to Origin feels like the perfect timing to fix them. Totoo yun, guys. So, yan. So, sa top 10, so season 21, no, ang tawag doon, top 1 player, okay, ang makakakuha nun na isa lang, so may makakuha siyang 500 AXS, which is $8,000. Ayan. So, sa top 2 naman, tawag doon, 350 AXS, which is 5,600, no? Ayan, so per player yan, so per player. So sa top 1 to 5, isa lang yung mag-aate, okay? Or tigi-tigi sa sila. Ngayon, sa 6 to 10, ayan na, mahati na sa 5 yung premyo. Okay, so bali 100 AXS, which is equivalent to $1,600. So, ang makukuha, ay hindi, each player pala ay 1,000, each player ay 100. Pero ang total excess na makuha ay 500. Okay, so kumbaga hinati na sa 5 yung tawag doon, 500 excess. So medyo yun na bumababa na. Pero syempre, nakadepende naman yun sa ranking. Now going back dito tayo ngayon sa pinakababa. So sa pinakababa, yung 150,000 to 300,000, okay. So ang total na excess na makuha kada player ay 0.316 or 0.32 excess, which is $5, ayan, $5 per player. Kung mapapansin natin, yung pinakamataas na distribution ng nangyayari ay dito sa 150 to 300,000, which is roughly $759,000 yung nai-distribute. Now, ito na nga yung point niya. 300,000 rewarded position is way too much, especially now that user base has decreased. To be rewarded at the end of the season has to be priced for your hard work and dedication, not just because you played during the season. You want to feel yourself special. So totoo rin naman, guys. 'Di ba? Kung ang player, ang players ngayon ay nasa ano na lang, nasa 500,000. Ayan, so shoutout sa Ogami Conquest na nag-react sila din sa ating photo. So kung ang player ngayon ay nasa, yun nga, 500,000 below, tapos ang kukunin mo sa leaderboards ay 300,000, parang hindi na nga siya special. Parang pinapamigay pa rin siya sa lahat. Okay? So, ang gusto ng karamihan, okay, para mas maging competitive, si Axie Origin ay taasan
or babaan pala, babaan yung leaderboard ranking. What do I mean by that? Kumbaga, imbis na 300,000, bababaan siya siguro kunyari sa 100,000 or top 100,000. Mangyari dyan, mas tataas ngayon yung kikitain ng top 100,000. Nagigets ninyo ba yung point? Okay, so ganun yung binivisualize ng karamihan, which is totoo naman din. Okay, which is mas maganda and mas mapupush yung tao na mag-grind. Okay, kasi tawag doon, may makukuha sila. Mas mataas yung makukuha nila in the long run. Okay? Now, number two, the feeling of progression with the current rewards is poor. It's basically the same to be top 300,000 or top 60,000, to be top 50,000 or top 2,000. We need more steps in the leaderboard to increase the incentives to keep climbing all the time. Tama rin yun, guys. Kasi, may napapansin ninyo, ang fixed na ranking na talaga ngayon ay nasa 3,000 MMR noong season 21. So, hindi na siya talaga umangat ng 4,000. Bakit? Kasi, isa sa mga reasons dyan siguro is yung rewards niya. Like, bakit ka pa mag, kunyari ako, as a player, no? Bakit pa ako magpo-push na mag 2,000 or mag 4,000 if ako na yung pinakamataas sa 3,000? Diba? Or 3,000 MMR. Ngayon, kailangan nila mas taasan yung certain, ano, or lagyan nila ng specific na ranking, diba? Or I don't know. Basta, hindi naka-fix na 300,000 yung mananalo. Kasi, ang dami na ng players, eh. Diba? Ang dami na ng players. So, or ang konti na ng players, pero, sorry. Ang konti na ng players, pero, yung leaderboard rewards, pang maramihan pa rin. Okay? So, parang ang pinapoint out dito is konti na yung top leaderboards. Para nang sa ganon, yung mas konti na yon, mas lumaki yung agwat sa isa't isa, tapos, mas malaki yung makuwang rewards. I gets niyo? So, may benefits yan. Siyempre, and may advantages and disadvantages. So, advantages niyan, mas konti yung magta-top leaderboard. Pero kapag pumasok ka naman dun sa top leaderboard na yon, dun mo mapifeel na may parang pagka-play to earn uli siya. Okay? Yung tipong, di naman totally magiging parang work na siya, no? Kumbaga, medyo, alam nyo yun, magagamit nyo yung pera. Kasi going back, guys, sa grind mo ng 3 buwan at pumasok ka ng top 150,000, okay, sabihin natin na nag-top 150,000 ka, 250 pesos lang yung ikitain mo. Okay, sa 3 buwan mong pag-grind, hati pa kayo dyan ng scholar mo. Diba? Or hati ka pa dyan, hati pa kayo dyan ng manager mo, diba? So, imagine nyo, if hatiin nila to sa top 100, or gagawin nila to sa top 100,000, may chance na kahit papano, lumaki-laki yung premyo ng AXS. And hindi pa magkakaroon ng inflation. Ito rin guys, kinakakaba ko eh. Baka magkaroon ng inflation ng AXS. Diba? Dahil sa pamigay ng AXS, eh wala rin namang burning mechanism sa AXS. Ang tanging burning niya lang din ay breeding. So, dun din na yung isa sa nakakaba. If dinidistribute nila ito nang dinidistribute. Baka eventually, si AXS naman yung lumobo and si AXS yung bumaba. So, para maiwasan yun, kontian nila yung, hindi man kontian pero bawasan nila yung top leaderboard and then i-compress na lang nila yung premyo doon sa tawag doon sa top 100,000 na yun or kung gaano man nila papaiklin. Now, 90% of the excess distributed during season 21 correspond to those that were between the top 10,000 and top 300,000 or 90%. 9 out of 10 excess were for those that played more or less okay, but did not play amazingly great that needs to change. Tama rin siya dyan. Pero yeah, baka may magsabi, Coach Rev, eh ano naman yan, yung AXS is, hindi naman, tawag doon, hindi naman siya unlimited supply. Pero yeah, may chance pa rin na dahil marami nang magkaroon, ganyan, tawag doon, nagkaroon ng inflation. Kasi tawag doon, kukonti yung demand eh. Diba, nagets yung ba? Kasi marami nang meron, so kukonti yung demand. So, mas maganda na gawin pa rin nilang limited edition just to play safe. Okay? Again, guys, alam ko na hindi unlimited si AXS. Pero just to be safe, okay, kasi hindi natin alam ang mangyayari, no? Mamaya, sobrang dami na pinapamigay nilang AXS. Eh, halos lahat na tayo meron. So, kailangan learn from their mistakes na or learn from the past na hindi distribute lang ng distribute. Kasi mahirap na, eh, di ba? So, para lang maging safe tayo,
no? Bawasan nila yung magiging holders, no? Hindi man bawasan yung holders. Kumbaga, babawasan yung number of users na may hold na excess. Okay? Para nang sa ganun, hindi talaga magpapalit lang na magpapalit. Tapos, eventually, magdadrop yung price dahil sa ganun. So, basically, my proposal to change the rewards structure with these premises, fewer places with rewards, increased meritocracy, increased progression, same price pool. Ayan. So, yun na nga. Same price pool. Okay? Same price pool. Pero, mas mapupunta siya sa deserving na tao. Okay? Kayo guys, gusto ko malaman, pabor ba kayo na sa top 100,000 lang makakakuha ng AXS? O gusto nyo pati top 300,000, wala kayong pakialam kahit na mag-inflate si AXS, wala kayong pakialam basta meron kayong makuha. Ano, comment down below. Okay, gusto ko malaman. So yeah, increase progression, same price pool. So first change to cut drastically. Uy, grabe. Ito ako, di ba top 100,000? Ito, lupit. Top 10,000 na lang ang kukunin. Grabe, ang taas nun. Number of excess remains the same, but we increase the progression. With these rewards, I feel people will put away more effort, not only in being better players, but to be as high as possible. So, totoo rin naman. Eh, grabe. Oo nga, no? Kung mapapansin nyo, 3,000 sa top 1, 3,000. So, ang pinakamababa na makukuha ay, ang lupit, oh. $480 per player. Solid to, guys. Pero solid to. Imagine niyo, magga-grind kayo 3 months. Mabot kayo ng top 10,000, 'di ba? So tataas nga naman talaga yung supply diyan. Or tataas yung tawag doon makukuha niyo. Yes, I know this will change the number of addresses with AXS, which is not good in terms of governance. But right now, Axie doesn't have a governance problem. It has an interest problem, one problem at a time. I'd work way harder if this rewards are implemented, but of course, numbers can be tweaked if needed. Fortunately, there is not tech issues here that requires time. This is a team decision. I'd love to know your thoughts, Gios Axie. And yeah, wala pang sumasagot sa kanya. So yeah, guys, kayo, anong thoughts niyo? Ako, ang thoughts ko dito, yung proposal niya okay. Pero yun nga, nabanggit niya rin yung sa governance token. Kasi yun nga, meron nga dibang governance utility itong si AXS na kung saan pwede kang makaboto, ganyan. Yun nga lang yung top 10,000 na yun. Kumbaga sila yung magiging boss. Okay, sila yung magiging boss ng governance. Pero ito na nga yung problema dyan eh. Okay, may governance token tayo. Pero the question is, nagagamit ba? Diba? Like, meron nga ang Commonwealth. Okay, pero yung mga suggestions ba sa Commonwealth nagagamit? Diba? Nagigets niyo yung point? Oo, magkakaroon talaga ng advantage yung mga top players kasi mas marami silang hold na SL or na AXS. Advantage in terms of dun nga sa pagboto, no? Pero, right now, diba, may nakikita ba tayong tawag dun, progress dun sa mga botohan sa Commonwealth? So far, ako honestly, wala. Ako wala akong, may nakikita ako, nagre-reply sila, but yung mga suggestions dun, ang ginagawa lang naman nila, tinitake note lang nila eh. Diba? So, parang, yun na nga, hindi siya priority as of now. Kagaya nga sabi niya, pwede naman daw i-tweak yun eventually, no? Kasi malay natin, diba? In the future, isang AXS, 20,000 na uli. Diba? 20,000 pesos na uli yung value. Pero as of now, no? Ako rin, sangayon ako dito. No? Siguro masyadong mataas yung top 10,000. Ako, ano ko lang, top 50 siguro. Top 50. Para sipagan yung tao na mag-grind. Tapos sipagan din yung tao na bumili ng Axie para, or mag-craft, ayan, mag-craft ng runes and charms para tumaas sa leaderboards. Okay? Kumbaga, hindi na sila masyadong magpa-prioritize sa SLP. Kumbaga, si SLP, organic na lang siyang tataas, depende sa demand. Pero ang ini-aim talaga nila is yung leaderboard. Kasi guys, once na pumasok ka dun sa top 1 kanina, di ba? $48,000 yung premium. Lupit dun. Almost 3 million pesos yun. Maglalaro ka lang, di ba? Dinaig mo pa yung mga pro players ng Mobile Legends, di ba? Sobrang laki ng kikitain mo kapag nag-top 1 ka.
sa buong mundo. Though mahirap yun, but, diba, magiging, ano talaga, matinding bakbakan to. And, yung mga breeders, no, at talagang magbibreed yan ang magbibreed. Maganda yung magiging effect nito, guys, in the long run. Sa presyo ng AXS and sa presyo ng SLP. And I hope mapansin nila to. No? And shoutout again kay NF Fetero, no? Sobrang ganda ng kanyang suggestion. Talagang nagkaroon tayo ng panibagong perspective, no, sa leaderboards, no. Na oo nga, pwede nga no na kontian yung leaderboard, pero ang benefit naman tataas sila. Mas mamomotivate yung tao na mag-craft, okay? And then mas pag na-motivate yung tao na mas mag-craft, mabuburn yung SLP. And then kapag na-burn yung SLP, organically tataas si SLP. Okay, gets niyo? So, maganda yun ay isip niya. Pero gusto kong malaman kung ano yung thoughts niyo dyan sa comment section. Titingnan natin, okay? Marami ako nakita nung nakaraan na medyo palyado yung mga comments nila, no? What do I mean by palyado is medyo bastos, okay? Pero dinidelete natin yung mga bastos, guys, ha? Gusto ko healthy community, pero open pa rin sa isa't isa. Okay? Healthy community pero open pa rin sa isa't isa, hindi yung bastos. Ayoko sa bastos, guys. Okay? So, yun lang. Again, hanggang sa muli ako sa Reverse Guy. Kung gusto yung mag-copy trade, shoutout sa BitGet. Gamitin yung referral code ko. Yung iba dito, pumupunta kala copy trading tutorial. Actually, guys, gumawa tayo copy trading tutorial sa TikTok. Kaso, anay, bawal pala. Bawal siya. So, warning tayo sa TikTok dahil dun. Pero yun lang. Buya.